isinuka na ako ng lipunan. Naging patapon ako sa mahabang panahon. Mahalaga pa ba ako sa Diyos? 13 years old pa lang ako, umakyat ako ng jeep at hinold up ko yung 6 na pasahero. Hold up to! 6 mga pera nyo! Nakadrugs ako. Lahat ng mga lalong lang! Ara! Nagtagumpay ako noon. So, ito na naman, kahapon. Eh, ulang pa natin yung kagabi. Isinilang sa tundo si Boyman Lapas, namulat sa isang wasak na pamilya at magulong buhay. May amang nagtutulak at gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Tuwing umuwi itong lango, binubugbog nito ang kanyang ina. Boy! Boy, bilisan mo! Baka makita ng tatay mo, kailangan daanan pa natin ang kapatid mo sa kahit tali! Taong 1972, isang tanghaling tapat, nagdesisyon ng nanay ni Boy na takasan nila ang kanyang ama. Mula Tondo hanggang Bulacan. Nakitira lang kami sa isang kaibigan ng nanay ko na nagtatrabaho sa isang kabaret. Binuhay kami ng nanay ko sa paglalabada. Gabi-gabi umaalis siya. Saan po ba kayo pupunta? Yung pala, pumapasok na siya sa club. Kasama yung tinirahan naming babae, yung may-ari ng bahay. Minsan nagigising ako madaling araw. Pumupunta ako doon sa pinapasukan ng nanay ko. At nakikita ko nga siya na iba't ibang lalaki sumasayaw sa kanya. Nagbinata si Boy na kinkim sa kanyang puso ang pagtutol sa naging gawain ng kanyang ina. Naging dahilan para makasanayan na rin niya ang pang-hold up ng mga jeep sa Bulacan bilang pagre-rebelde sa ina. May kasama na ako, bali lima kami. Kami ng lima ang nang-hold up. Marami kaming kinikita, naging big time kami. Pumutok ang istribugang sa buong Bulacan. At kami ang naging pasimuno nito. Hanggang sa natuto rin akong mag-carnap. Nagbubukas ako ng kotse dahil natuto akong gumawa ng master key sa pamamagitan ng alambre. At isang gabi, habang kami po ay nagpapartihan ng pera sa isang hideout, biglang dumating ang mga pulis. Nahuli kaming lima. Ito na nga ang naging simula upang maging tahanan na ni Boy ang piitan. Ang patakaran sa loob, pagbata ka, ginagawa kang babae. Dahil ayokong mangyari naman sa akin na mapagsamantalahan ako doon ng mga kapwa ko lalaki. Sumama ako sa isang gang at ito ay ang bahala na gang. At dito na rin tuluyang napariwara at lalong naging miserable ang buhay ni Boy. Madalas ang riot sa loob at para bang wala rin akong kaluluwa na nakikipagpatayan sa loob ng bilangguan. Matapos masintensyahan si Boy ng 3 taon at 1 araw, lumaya siya noong 1983. Sa halip ng magbagong buhay, muli siyang bumuo ng pangkat na tinawag niyang Baguettes Gang. Nangaagaw naman sila ng armas sa mga gwardiya at pulis para maging sandata nila sa mas malakihan pang pang-hold up ng mga bus at gasolinahan hanggang sa mahuli silang muli. Naging labas-masok na lamang siya sa kulungan. Tila lalo pang ang pinatigas ng karahasan ang murang puso ni Boy. Naging laman siya ng lahat ng pahayagan bilang leader ng sikat na Baguettes Gang. Matthew 11:28. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Wala akong pakialam sa'yo. Wala akong Diyos! Pinaamin nila ako sa iba't ibang kasong nangyayari sa Bulacan.
At alam ko naman, ako talagang gumawa. Tinorture nila ako. Wala ako! Wala ako sa lanan! Wala! 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 Nagpabili silang 7 na. Kinalob nila yon. Itinapat sa ilong ko. Biglang pumulandit na ganon. Tumama sa loob ng utak ko. Parang binibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit. Lumabas ang dugo sa mata ko. Na parang luha. At dito sa tenga ko may lumabas na dugo. Pinahiga nila ako sa yelo. Di pa rin ako umamin. Mamamatay ka! Hanggang sa binabad nila ako doon sa isang plangganang may tubig. Nila akong patayin kung hindi ako aamin. Hanggang sa nagpasya na ako kaysa naman mamatay ako. Oh! Aamin na ako! Muli ngang namalagi si Boy sa bilangguan. Hanggang isang araw. Anak, bakit mo pa ginagawa ito sa buhay mo? Nay, kayo po ang dahilan kung bakit nagkaganto ang buhay ko. Anak, di dapat kayo nagpapababoy sa mga lalaki. Kaya pala mo naman ginagawa yun para mapaayos ang buhay mo at mga kapatid mo. Nagkamali ko. Sa kabila nga ng lahat, ang ina nga lamang ni Boy ang tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kanyang ina lamang ang bukod tanging maaaring magpalambot at dumuro ng kanyang puso. Gusto mo lumaya? Bakit? Ano magagawa niyo? Trabaho pa sa amin. Subalit wala namang mapagpipilian si Boy, kundi ang manatiling mamuhay sa karahasan habang ginigipit ng makasalanang lipunan. Walang pinipiling oras at lugar. Sa halagang 20 mil bawat ulo, walang kapuso-pusong pumapatay si Boy tuwing siya'y napag-uutusan ng politikong sadyang halang din ang kaluluwa. Idiniklarang shoot to kill siya sa Bulacan, kung saan sa ang malayong probinsya na siya nagdago. Kaya naisipan niyang hanapin ang kanyang ama. Hindi pa ako nakilala ng tatay ko dahil matagal na kami hindi nakita. Ay! Naghanap ako ng pagmamahal dahil parabang lumiliit na ang mundong ginagalawang ko. Ang puntaon mula nang tinakasan niyo ako ng nanay mo. Tay, limutan na natin yun. Kamusta na nanay mo? Mga kapatid mo, kamusta na? Ayos lang. Saan ba talaga sadya mo sa akin? Tay, wala na akong matagpuang iba eh. Ano pa nga ba ang mga gawa ko? Tara, sumama ka sa akin. Naramdaman nga ni Boy ang pagmamahal ng isang ama kahit sa sandaling iyon. Magkasangga na silang umangkas sa inog ng mundo ng mga tunay na kriminal. Ang tatay ko pala ay isang sindikato. Sabi niya sa akin, ayan yung mga kasama ko. Boy, tumakbo ka na. Papatayin nila ako. Sabi ko, kukuha ako ng taxi. Baka maisakay ko siya. After 5 minutes, pagbalik ko doon sa pinangyarihan, nagkakagulo ng mga tao. Iniwanan na kita.
lagi kang nakikita sa paglipas ng araw. At aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin. Hanggang sa hindi ko matanggap yung nangyari sa tatay ko. Dahil naman sa droga, pinagtangkaan ng kapwa niya drugista ang buhay ni Boy. Napilitan siyang bumalik sa Bulacan upang magpagaling sa bahay ng kanyang kapatid. Muli siyang nadakip at muli ring pinalalaya ng among politiko tuwing may ipinapapatay ito. Ngunit sa dami na ng kanyang nalalaman sa mga lihim ng politiko, siya naman ang ipinaligpit nito. May humintong tricycle driver, kumpare ko pala. Dinala niya ako sa ospital, 1987, Webby Santo, alas 11 ng gabi. Halos apat na ospital ang pinagdalaan sa akin, pero tinanggihan ako. Noong madaling araw na yon ay sa Malolos sa ospital. Tinanggap ako sa ospital na yon, inihigalang ako sa mahabang bangko, doon sa isang sulok ng ward. Tumutulo ang dugo ko doon sa simento. Yung boy ng ospital, sinahura na lang ako ng langganita na losa sa ilalim. At ilang beses ko siyang nakikitang nagtatapo ng dugo at ibinabalik niya uli doon sa ilalim. Mabilis ngang lumipas sa mga oras, tuluyan ngang nanghina si Boy at nawalan ng malay. Pasado alauna ng hapon kinabukasan, Biyernes Santo, idineklara na ng doktor na patay na si Boy. Ano to? Ano to, Boy? Ano to? Hindi! Boy? Sabi nung doktor, alam mo, patay ka na talaga. Tignan mo kung anong oras na. Alas tres ng hapon, Biyernes Santo ngayon. Namatay si Kristo, nabuhay ka. Naalala ko ang salita ng Diyos na narinig ko sa isang pastor, Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mula nga noon ay hinanap na ni Boy ang Panginoon. Natagpuan naman niya ito sa pamamagitan ng isang babaeng nagdala sa kanya sa pananambahan. 1992, tuluyan na ngang tinanggap ni Boy si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ang unang salita na sinabi niya, kapatid, sino ka man? Kung wala kang plano sa buhay mo, ang Diyos may plano sa iyo. Kung hindi ka importante sa tao, sa Diyos mahalaga ka. Mahal pala ako ng Panginoon. Sa buhay namin ngayon, ang anak ko, apat, ang asawa ko, masaya kami. Ang nanay ko naman, maligaya rin ako dahil nakapag-asawa siya, magkasama silang naglilingkod sa Panginoon. Muli akong binuhay ng Diyos, hindi para paglingkuran ko ang aking sarili, kundi para paglingkuran ko siya. Upang patuloy pa ako makahanap ng mga kaluluwa na magbabalik loob sa Diyos. Ginagamit ako ng Panginoon ngayon sa iba't ibang lugar, iba't ibang church. Sa bilangguan, umabalik ako, pero nananaral ako ng salita ng Diyos. Huwag mo sanang isipin